guys, good evening. So, ngayon ang i-review naman natin ay lente. Ito 'yon. 105 1.4 ng Sigma Art. So, ito yung binili ko last 2 months. So, 2 months ago pinurchase ko siya. So, medyo pricey siya. So, titingnan natin kung sulit ba talaga siya sa price niya, kung magandang gamitin. So, tignan natin, guys. Ito yung box. So, ang kasama niya dito yung mismong lente. Tapos may kasama siyang ito yung kasama niya, yung lagayan mismo. Ito. Dito nakalagay yung lente. Pag hindi mo ginagamit, dito mo siya ilalagay. So laki niya, sobrang laki. Parang baunan. Pwede siya lagayan ng tubig. Ito. Yan, dito sa loob ilalagay. Para safe din siya, malambot. Makapal siya, makapal. So ito yung pinaka-bag niya. So guys, tignan natin yung pinaka-lente mismo. So, ito yung box, ito yung lente. So, ito. Yeah. So, ito yung lente. Ito yung lens niya. Malaki. So, nakakabit siya sa Canon 6D ko. So, dito ko siya kinabit. Parang mas magandang tignan kasi sa full frame, parang mas ma-appreciate mo yung lente na to. So, ito siya. So, malaki siya. So, ibig sabihin mabigat. So, mabigat talaga siya. So, ang timbang niya nasa 1.6. Papatak siya na parang isa't kalahating kilo ng bigas. Ang bigat niya. Lens pa lang ha. So, pag sinama mo po yung body mismo, so, mas madadagdagan pa siya kung gano'ng kabigat yung lens mo. So, gano'n siya kabigat talaga. So, sa sobrang bigat niya, ginawa nila nito. Lagyan nila nito. Yung tripod socket. So, dito mo ilalagay yan. Yan, dyan, dyan. Pwede rin sa monopod kakapit mo siya. So, hindi lang doon. Pwede mo rin siyang gawin as hawakan. Kasi pag dito mo sa body hinawakan, talagang mabigat. So baka masira yung pinakakabitan mo mismo nung lente. So mas magandang dito mo siya hawakan sa ilalim. Yan. So balance siya. Mas hindi ka mahirapang kumuha. Yan. Yan siya. So ang kasama niya rin ay hood. Itong hood, natatanggal yung hood niya. So ito yung hood. Yan. Yan. Hood. Yan. Pag walang hood, ganito siya kalaki. So, nilalagay niya para protection na rin doon sa pinakaunahan ng lens mo kasi sobrang laki niya. Laki ng unahan. Ayun na, laki niya. See? Sobrang laki niya. So, para maiwasan, maglalagay ka rin. Pwede ka rin maglagay ng filter dito pero syempre mahal yung filter kasi mas malaki siya. Laki niya. 35mm ata size ito. O, nasa 35 to. Ganto siya kalaki. So, either maglagay ka ng filter mismo or ilagay mo tong hood para sa protection ng pinaka-lens mo mismo, yung pinakaunahan, para hindi magasigasan. So sa akin, hindi ko nilalagay ng filter kasi parang nakabawas ng sharpness siya. So ingatan mo na lang yung pinakaunahan. Gamitin mo na lang ito lagi para safe yung pinaka-lens mo. Yan. Tapos gawa siya sa plastic eh. Pero meron siyang rubber dito. So in case na ilapag mo siya sa makintab na surface, yan ganyan. Hindi siya dudulas, kakapit ito mismo. So yun, yung isang gamit niya. Pag di mo ginagamit, pwede mo siyang ilapag muna sa mesa. Yan. Hindi siya dudulas. So isa, isang tulong din itong hood na to. Kaya may rubber siya. Yan. Safe, safe din siya. Safe, para safe siyang gamitin. Yan. So yung, pag yung focus ring naman niya, smooth naman siya pag ginagamit mo. Yan. Smooth. So okay siya pag nag-zoom ka ng manual. Pero bihira naman ako gumamit ng manual. Ino-auto ko talaga siya. Para hindi na ako mahirapang sumilip. So isang maganda rin dito, mabilis yung focus niya. So, pag ginamit mo siya, mas madali siyang mag-focus kung saan mo siya shoot. Yan. So, yan. So, natatanggal din naman tong, ano, yung itong tripod socket na to. Pwede mo siyang tanggalin. Pero hindi siya ina-advise kasi nga, mabigat siya at saka baka masira yung body. So, mas maganda iiwan mo na lang siya dyan. Gawin mo lang siyang asawakan. Yan. Oh. Yan. Balance siya pag dyan mo hinawa. Mabigat nga lang. Talagang mabigat siya. So, saan ko siya ginagamit madalas? So, sa 2 months ko siyang gamit, mas ginagamit ko siya sa pictorial. Mas maganda siyang gamitin sa pictorial. Kasi at least doon, pwede mo siyang ilagpag muna, pahawak sa iba habang nagko-compose ka ng pwedeng shot ng client mo, ng subject mo. Yan. Maganda siyang gamitin. Isa pa, maganda rin siyang gamitin sa photoshoot. Kasi at least yun, nakalagay sa tripod. Hindi ka mangangalay. Lagay mo lang siyang ganyan. Yan. Hindi ka mahirapan. So, sa event naman. So, ginagamit ko rin naman siya sa event. Pero parang hindi siya advisable pag mag-isa ka lang.
Kasi unless meron kang dalawang camera, yung isa pang all around mo, ito pang candid shot mo sa malayuan. Pero kung ito lang, kung isa lang ang body mo, tapos magpapalit ka ng lens, so parang mahirap. Baka delikado pa kung saan mo tumalapag kasi baka may makatabig o ano, hindi naman siya mura. Iyak ka pag nasira to. Sigurado yun. So yun, sa event, bihira ko siyang gamitin ng mag-isa lang. So unless magkaroon ka ng kasama mong shooter na isa pa, nag-shoot, okay lang. Maganda siyang gamitin. Pang-candid, sarap gamitin. Pero kung run and gun ka sa pag-shoot, hindi siya advisable. Kasi mabigat, mabigat siya talaga. So more on pictorial lang to sa studio. So yun lang naman, yun ang ano nito. Ang cons lang nito, kasi mabigat talaga siya. Pero kung titignan niyo naman yung output niya, kahit mabigat siya, napakaganda ng mga shot na galing pag dito ginamit mo. Kasi talagang sharp, sharp talaga siya. At saka yung bokeh niya, yung blurred sa likod nung subject mo, napakaganda. Compare mo sa 85mm, kasi nakagamit naman ako nun yung 85mm nito. Kung i-compare ko dito, mas maganda siya. Mas maganda to. Sobrang sharp talaga niya. Yun nga lang, mabigat talaga. Kasi yung 85 nito, medyo mas maliit pa dito. Mas magaang ng konti. Compare mo dito. So, bali ito nasa gitna to ng 85 at saka 135 mm. So pwede na rin, pwede na rin siyang gamitin. Saka ano, maganda siyang tignan. Tingnan mo, laki. So hindi magmumukha ka talagang professional, parang igagalang kapag nakita kang daladala mo 'to. Tingnan mo naman, sobrang laki niya talaga. So sa event, bihira naman ako makita mga kitang gumagamit dito sa mga pictorial. Meron akong kilalang isa, magaling talaga si Dax, Dax Bangawan, Dax Bangawan. Magaling yun, magaling. Sa kanya ko unang nakita to. So, nung nakita ko to sa kanya, parang ang galing-galing yung tignan talaga. Pero talagang magaling siya. So, sabi ko, try kong bumili. Pag-ipunan ko kung makakaipon ako. So, nakapag-ipunan ko naman. So, baka pag bumili ko nito, makuha ko yung galing ni Dax. So, sa kasamang palad, talagang hirap gayahin yung galing niya. Talagang magaling siya. Pero syempre, at least masusundan ko na yung mga shot niya gamit ko to. So, balang araw, Dax. Magdasal ka na. Joke lang. Siyempre, master yan. Master yan si Dax. Dax Bangawan. Search siya sa Facebook. Ang ganda ng mga shot niyan. Dati pa yan. Isa yung alamat pagdating sa lights. Lights and ano. Magaling yan sa lights. Natural lights. Or natural lights. Magaling yan. Sa event, napakagaling. Nakasama ko na yan sa photo. Napaka-creative. Creative na tao. Sa kanya ko nakita tong 85. So, nung nakita ko sa kanya to, nakakagaling ng itsura talaga. Siyempre, magaling na siya. So, pag ako nagdadala, mukha na rin ako magaling nito. So, okay naman. Yun lang. Tapos, yun. Ang problema lang talaga ay mabigat. Pero kung sa output naman ng pinaka-image mo mismo, napakaganda. Napakaganda niya. Napakaganda ng output niya. Sharp. Sharp. Sobrang sharp. Ano ba ba? Tsaka, sa presyo niya, kung i-compare mo naman sa 85 ng 6 Sigma Art, yung 85 mm nila na 1.4, medyo malapit na rin yung presyo niya. So, mamimili ka kung 85 ito o itong 105. So, syempre, ito na pipiliin ko. Kasi, yun nga, nakita ko kay paring Dax to. Paring. So, nakita ko to sa kanya. So, sabi ko, kung bibili akong 85, baka hindi ko masundan yung galing niya. So, binili ko to. Baka sakali ma-adapt ko yung galing na meron siya. So yun. So nag-aaral ako ngayon. Siyempre tinatanong-tanong ko siya kung ano magagandang gamitin. So yun, nakita ko meron nga siya nito. So sundan lang kita, Dax. Okay. Tapos ano pa bang meron dito? Sa price niya, kung gagamitin mo siya as hobbies lang o kaya mag-ano ka lang, mag-shoot ka lang ng for fun, parang hindi sulit kasi sa sobrang mahal niya, parang kailangan mong bawiin yung pinambili mo nito. So, pinakamaganda pag bumili ka ng ganito, gamitin mo siya sa event para mabawi mo yung pinambili mo. Pag sa event, at least kung may mangyari man, siguro man mababawi mo na to sa mga kinita mo. Pero kasi kung asabis ka lang, parang unless mayamang ka nga, na pag nasira kayang bumili, sige go bumili ka nito. Pero kung trip mo lang, siguro magano ka na lang. May iba namang 1.4 dyan na medyo mas magaan sa mas maliit. Doon ka na lang. Kung ito kasi parang limited lang to as pang portrait saka pang candid shot sa mga event. Pero kung si shot ng kung habol mo yung magandang image, magandang output ng ano, kuha mo. Maganda to. Sobrang sharp. Tulad ng mga pinlay ko, tulad ng pinlay ko sa inyo yung una, yung mga konting shot ko dito na ginamit ko to.
makita nyo naman yung kinalabasan, no? So unedited yon. So ang ganda nung ano niya, yung sharp niya. So parang umiibabaw yung pinaka-image mo mismo, tapos lahat talaga sharp. So yun, yun doon ako natutuwa dito. Sobrang ganda niya. Lalo pag sa natural light, mas ma-appreciate mo yung kuha mo. Ayun. So okay siya. Ilan talaga, mabigat, sobrang bigat niya. As in, parang lagi may dalang tatlong kilong bigas pag dala-dala mo siya. Yeah, ganda, ganda na itsura niya. Mukha kang magaling pag dala-dala mo siya. So pag gumaling ka pa, mas maganda. Para sa akin, nung binili ko to, parang okay naman siya. Siguro hindi ko pa kasi nasulit ko. Dalawang buwan pa lang siya sa akin. So, siguro kung pagdating ng time na mas dumami pa akong event dito, siguro matutuwa ang mga client ko. Mas matutuwa sila sa mga kakalabasan ng picture niya. Kasi, ang ganda. Sobrang sharp. So, sa akin, okay siya. Okay siyang bilhin. Parang ano, sulit. Sulit naman yung pinangbili mo dito. Kasi, mas lalo kang magiging creative kasi marami kang pwedeng gawin dito ng pwede kang marami mas ma-challenge ka dito sa mga kuha nito kasi maganda na yung kakalabasan. So pag-aaralan mo na paano kumuha ng creative shot. So yun, napakaganda niya, napakagandang gamitin yun sa focus. Okay naman yung focus niya, mabilis yung focus niya pag ano, pag naka-auto siya. So, syempre, sisilipin mo rin muna ng maayos. So, sa akin kasi, hanggat maaari, yung mata ang fino-focus ko eh. So, pag hanggang di ko nakukuha ng sharp yung mata, so, umuulit-ulit talaga ako ng kuha. Kahit mabilis pa yung auto-focus niya. So, priority ko pa rin makuhaan yung mata. Mas gusto kong yun ang ginagawa kong sharp. Kasi parang mas na-appreciate yung picture pag sharp nagsisimula sa mata. Tapos, yun, yung kulay niya. Yung kulay niya, kahit hindi mo siya i-edit, ganda-ganda ng kakalabasan niya. Kahit unedited siya. Pag galing dito mismo sa camera. Tapos, lalo pag kinulayan mo pa siya. So, lalong mas gumaganda yung image nito. Yun, pag gagamit kayo nito, bili kayo ng, ano, ng quick release. Para at least, pag hindi nyo ginagamit, lagay nyo sa tripod, ilagay nyo muna, patong nyo muna dyan. Kaya pag kumukuha kayo, patong nyo lang ng ganyan. Para hindi kayo mangalay ng nakahawak-hawak nyo ng ganyan. Tapos, sa pag-iingat naman, may kasama naman siyang ano, strap dito. Dito kinakabit. Tali siya na mahaba. Dito yun eh. Taling mahaba. Yan. Sobrang haba niya. So parang collar din siya, eh parang tali din siya ng ano, ba ng SLR. Pero instead na dito mo siya ilagay. Dito mo siya ilagay sa ilalim. Dito sa may pinaka ano, tripod socket, meron ditong lagayan. So mahaba 'to. Sabit mo sa kamay mo. Pwede mo siya itali sa kamay mo or sa leeg, pero mas maganda sa kamay na lang para hindi sagabal kasi pag sa leeg nakaharang. So dito para lang safety, ilagay mo lang sa kamay mo habang gamit-gamit mo. Siyempre mas gusto mong ingatan siya kasi para hindi masayang pinambili mo. So ingatan mo siya hanggat di mo pa nababawi, yun ang pinakakit dito. Kasi kung hindi mo siya iingatan, baka malugi ka agad pag ginamit mo siya ng bara-bara. So konting ingat lang dito guys kasi sobrang laki niya. So hindi lang malaki, mahal pa. So syempre hindi naman siya mahal ng wala lang. So ibig sabihin mahal siya kasi napakaganda ng kakalabasan pag ito yung ginamit mo. So yun guys, yun yung review ko doon. Review ko doon nung past 2 months ago na okay na siya. So yun guys, yun yung impression ko dyan nung ginamit ko. Okay sa akin. Kasi nag-edit din naman ako ng picture bukod sa video. So nung ginamit ko siya, tuwa naman ako sa kinalabasan. So balik photo muna tayo. Enjoy muna natin photo para mas ma-appreciate natin siya. So okay, maganda, maganda. Okay siya, advisable siyang bilhin basta meron kang budget o kaya pinag-ipunan mo. Tsaka gagamitin mo, importante gagamitin mo sa business or sa event para mabawi mo yung pinambili mo. O kung marami kang pera, sige, pwede kang bumili as hobbies. Yun lang. So guys, thank you. So hanggang dito na lang muna tayo ulit. So mag-review tayo sa mga susunod. So sa mga nagsusubscribe, thank you. Tunay na kaibigan yan. So yung mga hindi pa nagsusubscribe, click nyo lang yung subscribe button sa baba. Tapos pag-click nyo ng red, may lalabas na bell. Click nyo lang para ma-update kayo sa mga susunod ko pang video. So, comment lang kayo. So, re-replyan ko naman yan. Tapos, request kayo kung anong gusto nyong review ko pa. O kaya kung anong gusto nyong ano, pa-gawa natin ng video. So, okay lang. Sagutin ko lahat yan. So, gawa tayo ng video. So, next tayo ulit. Sa next video ulit tayo. Thank you, guys.